Happy Morning Program sa DWBL 1242 kHz ay hatid sa inyo ng Ang Kape at Choco na gustong-gusto ko mula sa Health Insight. Siksik at tiglig sa lasa dahil sa 15-in-1 ang herbs nito. Health Insight Wellness, located at 164 JNS Mansion, Unit 105, Ground Level, Mother Ignacia Avenue, near EDSA South Triangle, Quezon City. Telephone number 351-4239 or 0947-487-0277. Para sa mga health conscious at wise buyer, bumili ka na ng Salad Master Cookware, ang the best cookware sa buong mundo. Amazing na and healthy pa dahil sa 316 surgical stainless steel titanium cookware. For free healthy cooking presentation, magsadya sa naging number 1 dealer ng Pilipinas at ang number 5 elite dealer sa mundo, ang Healthcare Enterprises Maneha Inc. Number 74, San Isidro Street, Barangay Santo Niño, Galas, Quezon City. Tuwing Sabado, sa ganap na oras ng alas 11 ng umaga. Kailangan mo ba ng dekalidad na cellphones na any brand o mga accessories nito? Hanapin sa mga SM Malls ang widgets at ang AHA. Tiyak sigurado ka sa dekalidad na servisyo nito. You know what I'm saying? Happy! Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Halina't samahan nyo kami pasyalan ang magagandang lugar at tanawin sa ating bansa. Alamin ang mga specialty goods na maaaring parating pagkakitaan dito lang sa turismo at negosyo. Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Bison Chaser. Take a break. Okay, tayo po yung maglakbay naman kasama si Joy Mendoza at si Tonggaling, yung mag-asawa na pa talaga. Live stream mo po tayo sa YouTube. Happy morning po. Okay, yata narito na po ang ating turismo. Alam niyo po ba, ang kagawaran ng Turismo Department of Tourism ay talagang na may meron pong mandatong ito na dapat tayo ay maghikayat o manghikayat kasama ito at isulong na palaguin pong ating turismo, di ho ba? Dahil pangunahin talaga nila ay itong socio-economicong gawain para po magkaroon tayo ng pananalapi mula sa paggawa sa ibang bansa. Kaya yung palaganapin po natin yung ating benepisyo ng turismo sa kapwa pribado at publikong sektor. So may bahagi po tayo mga kababayan dyan. Dahil ang Department of Tourism, sila po yung pangunahing ahensya ng pamahalaan na talagang tungkulin nila ang hikayatin, palaganapin, paunlarin at kasama dyan yung magkaroon tayo ng trabaho, pananalapi. Kaya layunin yan talaga. Ang etong mga ito ay nakaatas yan sa atin din, no? At na kung saan ay layunin pa rin ito na magkaroon ng madaling paraan para mapuntahan po yung mga destinasyon na dapat lakbayin ng ating mga manlalakbay. At gumawa po tayo dapat ng mas dekalidad na mas murang mga produktong panturismo. Kaya makakatulong kanina, no, yung ating pong mga teknolohiya, yung walong teknolohiya ngayon na sinuportahan po ng DOAST. At kung mga ito ay patuloy, malamang nakakatulong din po ito sa ating turismo po at mapamura yung ating mga produkto. At palaganapin din po natin yung ating kultura ng turismo sa pamamayang lokal at palalakihin din po natin yung pagkakilala sa ating turismo bilang isang mabisang kasangkapan para sa socio-ekonomikong pagpapaunlad po ng Pilipinas. At tayo po ay mayroong tatlong estratehiya dyan, itong ating Department of Tourism para po maisakatuparan po natin yung ating mga hangaring mapasigla yung pagbisita po ng ating mga turista sa bansa. Yung una po dyan, pagde-develop at yung pagsusulong ng mahusay na produktong pangturismo at destination. Pangalawa po dyan, ay mapapabuti po ng ating market access at connectivity at infrastruktura natin sa mga destination po. Ano? At kailangan talaga is
makita natin na kaaya-aya po ang mga ito. Yung pangatlo po dyan ay pagpapabuti ng institutional governance at human resources. So dyan po tayo, nasasangkot tayo mga kababayan natin. Kaya po ay nakikipagtulungan po dyan ang Department of Tourism po talaga sa iba't ibang ahensya po ng ating gobyerno at sa mga lokal na pamahalaan at sa mga pribado po ng mga sektor. Yung mga negosyante po natin dyan, malaking tulong po yan. At hinihimok po nila itong mga lokal na pamahalaan na paunlarin yung kani-kanilang lugar. Halimbawa po yung ating mga barabarangay dyan, kahit naman hindi po kagandahan o dikit-dikit po ang ating mga tahanan, di ba Arnold, maganda naman po na magtanim-tanim tayo na kahit nakapaso-paso lamang na mga halaman po dyan. Katulad ni Madam Maneha, mahilig magtanim ng halaman po yan. Gayahin natin mga taga-healthcare. Dahil po talagang malaparaiso ang ating mga lugar na, di ba po ba napakagandang tingnan? Yung mga, ano po natin dyan, mga barangay tanod, yung simulan po ninyo na turuan yung ating mga kababayan na kahit paso-paso kasi wala namang space talaga kapag po dikit-dikit yung ating mga tahanan. Dahil po pag dumadaan yung ating mga turista, hindi na po natin kinakailangan na takpan pa itong mga depressed area na tinatawag o mga squatter area na tinatawag o ano pa man po na hindi magandang tanawin. Ano po, siguro pwede kahit sa simpleng bagay na yan para po medyo gumanda. Magpinto-pintura, magkano lang ba ang pintura? Baka naman pwede bigyan na po ng mga ating mga namumuno dyan, mga politiko natin, diba? Yeah, mga mayors, mag-donate na po kayo ng pinto-pintura dyan na kahit po ay hindi naman kamahalan, di ho ba? Para po ay maging kasama dyan yung pag-unlad ng ating mga lugar. At wala na pong iiwasan ng turista. Kahit na alam nila na ang bansa po natin, mga kababayan natin ay mahihirap po talaga, pero nakita po nila ay maayos, marangal, na kahit po ay simple lamang ang ating mga tahanan. Ang maging malinis, may halaman, aba, kaganda-ganda ng tingnan yun, di ba Arnold, para sa ating mga turista. Kaya po ay hikayatin po natin mga kabaranggayan, yung ating mga kapitbahay na maging masinop sa ating kapaligiran. At yan, dyan magsisimula ang pagbukas ng turista. Malay mo, yung dating depressed area ay naging tourist spot pala. Aba, dyan nakikita po yung ating mga kababayan. Ano po? Kaya dyan ay talagang mga pribadong sektor ay dapat magkaloob din po sila ng karagdagang investment din po. At ang turismo natin, tandaan po natin, ay isang pangunahing sangkat ito sa pag-unlad po ng ating ekonomiya. Ito rin umano yung maaaring maging pangunahing pagmumulan ng mga proyekto at initiatibo, no? Kung saan yung isang bayan o siyudad po ay nagtataglay ng may malalaking potensyal na larangan ng turismo, sila po ay nararapat lamang na pagtuunan ng pansin at paunlarin po natin. Halimbawa, yung lugar na meron pong mga anihan, kailangan po talaga suportahan natin yan. At para po hindi lamang Palawan, yung pupuntahan natin, hindi lamang yung Bulacan, ay Boracay, hindi lamang yung mga kinikilala. Mas maganda po naman siguro kung buong Pilipinas, di ho ba? At yung mga nasa kondominyo, malaking tulong din po. Ayan, nakikinig si Architect Errol Supremo. Happy morning sa iyo, mga taga-Studio Supremo dyan. Ana, happy morning. At yung iba niyong mga kasama dyan. Ayun, mga arkitekto natin, malaking tulong yan sa pag-unlad ng ating turismo. Ano po? At sila po talagang nagdidisenyo din ng maayos na lugar. Kaya Architect Errol, baka pwede magkaroon ka dyan ng presentation sa ating gobyerno. Hanap kayo ng lugar ng isang depressed area. Pwede ba yan, Architect Errol? Alam ko naman, napakagaling mo. Kasi may ginawa si Architect Errol doon sa Maldives na kung saan, talaga wow, ang ganda-ganda po ng resort doon. Halos nagkasakit siya isang linggo. Biro mo ba naman, ano kalaking itarya buong island?
talagang grupo ni Architect Errol, ginawa nila yon, malaparaiso yung lugar. Eh di lalo na Architect Errol yung mga depressed area. Baka Manilang sa'yo yan. Hanap ka nga ng depressed area, Errol. I-develop mo nga at i-present mo sa ating gobyerno. Ibigay mo na lang sa kanila, donate mo na lang sa kanila yung donation kung paano mo, yung design mo, kung paano mo papaganda isang bagay na hindi naman kamahalan, na hindi naman kinakailang gumastos po ng napakalaki itong ating mga kababayan. Pwede ba yan? Architect Errol, mga taga-Studio Supremo, ang gagaling ng mga staff mo dyan, sila Ana, yung mga susunod na henerasyon na mga makikilalang arkitekto sa buong mundo, at nariyan po sa Studio Supremo. Mga dalubhasa po ang mga yan. At talagang napatunayan na yan na inyong lingkod. Nakita po natin. Type nyo po. Research nyo po sa Studio Supremo. Yung i-google nyo po yan. Okay. At ipagpatuloy natin. Totoo yan. At ang iba pang mga arkitekto natin, marami dyan. At ipagpatuloy natin, mga kababayan natin, yung turismo na yan. Dahil kapag po talaga ay ganoon po ang ating pagtulong sa ating bansa, ay ang tourism natin ay talaga naman pong magkakaroon po ito ng signature. At matatatakan tayo. Kilala naman ang Pilipinas sa buong mundo. Lalo po tayo makikilala dyan. At talagang hindi lamang it's more fun in the Philippines. Ano po? Talagang happy po lahat ng pupunta sa Pilipinas. At hindi na tayo makakarinig ng mga sabi-sabi na tinatakpan, yung mga depressed area, doon lang sila pumupunta sa mga magagandang lugar. So, di ho ba, ang tourism code po ay nagsisilbing itong blueprint tungo po yan sa pagsulong ng turismo at iba pang mga kaugnayan dyan sa industriya. Ito po rin siyang nagbibigay daan sa ating lokal na pamahalaan na maging isang major tourism destination at pagkakahikayat po ng mga foreign at local na turista. At malaki po yung maibibigay nitong oportunidad sa atin na magkaroon po tayo ng trabaho at mga programang pangkabuhayan, at magbibigay din po ito ng daan para sa paglikha po ng mapagkakakitaan ng ating mga mamamayan. Ang ating mga lokal na pamahalaan din naman po sa bayan, sa syudad, ay may kapangyarihan po talaga na mga siwa po yan at magsulong po ng turismo para sa mga mabisa at maging epektibong pagpapatakpo po ng industriya ng turismo sa kapakanan po natin. Kaya po ay hindi pa huli ang lahat, bagaman darating ang Armageddon. Maganda naman po nakatulong tayo sa pagre-repair ng ating mundo. Di ho ba? Kaysa tayo pa ang tagapagsira ng lupa. Tandaan natin, ang tagapagsira ng lupa daw po ay mananagot sa Diyos. Ayan. So, ayan po ang ating turismo. At isusunod naman po natin ang ating negosyo. We change life, your life, by Healthcare Maneha Inc.